Sir, good morning. Papuntang ano sir, Ubay Bohol. Yan, ganda-ganda ng San Juan ni Eco mga lords ko. Okay. Nakakuha na kami ng kwarto tapos maghahanap kami ng makakainan. Medyo gutom na kami. Mag alas 9 na. So pupunta kami dito bandang Tacloban City para makita rin namin yung San Juanico Bridge kung may ilaw ba siya ngayon. So yun, tingnan natin mga lodski yung ganda ni San Juanico. Sana may ilaw siya ngayon. Yan na ang San Juanico Bridge. Ayan na, ang ganda nga, may pailaw sila oh. Ayan, may pailaw nga sila oh. Ayan, ang ganda oh. Ayan, ang ganda. Ang ganda ng pailaw ni San Juanico. Ang galing. Ayan oh. Oy, bawal standby dyan. San Juanico Bridge. Ayun, makikita din namin siya bukas ng umaga bago kami pupunta ng Leyte, sa Bato, Leyte. Ganda, oh. Galing, galing. Saan na yung ilaw? Nawawala na yung ilaw kanina. Ang ganda ng ilaw kanina eh. Ilaw mo pa, ilaw mo. Wala na, buti naabutan namin, no? Kasi pinapatay daw nila ito minsan eh. Kanina, grabe, ang daming mga ilaw kanina. Andito tayo sa San Juanico Bridge dito sa Tacloban City. So, nakilala natin si Sir. Ang pangalan, Sir? RD po, RD. Si Sir Ernie? RD. RD? Yes. Okay, Sir RD dito sa Tacloban City. So, shout out kay Sir at saka sa family niya dito sa Tacloban. Shout out po, XBC Philippines, Pres Benji. Ayun. Baka may iba pa, Sir? Pres Aljo. HBC Tacloban. Ayun. Oh, sige. Thank you, sir. At saka thank you kay ma'am. Thank you, sir. Thank you po. Right, sir. Thank you. Thank you. 6.5 hours later. So, ayun. Good morning, mga lodski. Pack up muna kami. Pack up na kami. Tatlo. Ni June, si Kuya Donnie, tsaka ako. Si Sergio Jo.
Mamaya na daw si Alice dito sa tinutulugan namin. Dito lang to, malapit sa may San Juanico Bridge, mga Lodski. Yung tinutulugan namin dito sa GTC. Ayan o, GTC Pension House, bago mag San Juanico Bridge. So si Sir Jojo, kasi ang biyahe niya ay papuntang Mindanao, so mamaya na siya. Mga after breakfast daw alis. So kami papuntang Bohol. Kami yung mauna, kasi habulin namin yung roro ng Batu Port dito sa Leyte ng alas 10 ng umaga ang schedule. So medyo na late kami ng gising, kaya late na rin yung alis namin. So dadaan muna tayo dito sa dito, mga Lodski, sa may San Juanico Bridge. Papalipad tayo ng drone, tapos dire-diretso na kami all the way papuntang Bato para mahabol namin yung schedule ng roro papuntang Ubay, Bohol. Alright. So kitang-kita talaga dito yung ganda ng San Juanico. Nakailan daan ako dito pero di talaga ako magsasawa. Grabe oh, ang ganda ng pagkagawa nito. Yung nasa ilalang dito, mga Lodski, sabi ng mga mas nauuna sa akin na silang dito sa mundo ang San Juanico Bridge daw ay nakilala bilang tulay na tinatalunan ni Dante Baruna. Pero ang alam ko, ang San Juanico Bridge ay ginagawa ni Presidente Marcos. Nagagawa ito nung kapanahunan ni Presidente Marcos noong kung di ako nagkakamali, 1969 ito natatapos. So ang ganda ng San Juanico Bridge, oh. So yun, naghihintay sa atin si Jun at saka si Kuya Dune dyan sa unahan, kasi nagpalipad pa tayo ng drone. Tapos ang sabi ni Waze, 9:50 yung ATE namin sa Batu Port. So kailangan namin ng medyo magandang takbuhan para mahabol namin yung schedule ng roro. Sana hindi kami matrapit yung dito sa may Tacloban City papuntang Palo, Leyte. Sabi ni Wish dito, mga Lodski, ay 3 hours and 11 minutes. Pero 156 kilometers lang naman siya. So kung maganda naman ang kalsada at hindi kami masyadong matatraffic, baka makukuha lang namin siya ng 2:30 oras. Pumunta kami dito kagabi, kaso wala tayong masyadong nakikita kundi mga magagandang ilaw. Ngayon, welcome to Tacloban City, gateway to Eastern Visayas. Alright. Yan, ang laki ng Tacloban, no? Yung pangalan lang pala ng Tacloban ang malaki. So, ayun mga Lodski, medyo traffic na. So, sabi ni Waze, kakanan daw tayo dito sa may bypass road ng Tacloban. So, dito tayo dadaan, mga Lodski, sa may bypass road. At least, hindi na tayo dadaan doon sa malapit sa may city proper ng Tacloban.
So yun, Papalo City, yun yung bypass road dito. Gusto ko sana dadaanan yung diversion road dito sa Leyte na nagkakahalaga ng 3 billion. Meron bang ganon? Meron da dito eh, papuntang ano, basta dito banda sa Leyte yung diversion road nagkakalaga ng 3 billion. Gusto ko sanang dadaanan. So yung Tacloban ay nandito siya sa ating bandang kaliwa. Ayan o, oh, ayan o, oh, kikita natin. Kita pala dito yung ano, mga lodski, yung tawag dito, yung San Juanico Bridge. Makikita siya dito mula sa may bypass road ng Tacloban. So nasa likuran natin yung San Juanico Bridge. Ang ganda rin pala dito, oh, ang lapad ng kalsada nila dito. Talagang bypass. Para maiwasan natin yung traffic sa Tacloban City proper. Ganda ng mga kabundukan dyan, oh. Sana hindi uulan ngayon. Pagkakaliwa tayo dyan, papuntang Tacloban City proper yan. So pagkakanan tayo, ito yung papuntang Palo, Leyte. Tsaka yun, papuntang Liloan. Pag pupunta tayo ng Mindanao, Liloan, San Ricardo, ito yung daan na to. Tapos pag pupunta naman ng Biliran Island, alam ko dito din yun, papuntang Biliran Island. Nakapunta tayo dyan isang beses, matagal-tagal na. Hindi ako nagkakamali, 2013 yun yung time na nakapunta ako ng Biliran Island. So yun, time check tayo, 6:54 ng umaga. Dito na tayo sa kalsada na papunta ng Palo, Leyte. So nga pala kagabi, mga lodski, nagpapagas kami. Lumating kasi kami dito kagabi, tapos alanganin ng oras, lumabas kami para kumain. Kaya yun, nagpapagas na rin kami. Pang-apat na gas up natin is 700 plus din. So ang gas up na, ang gas consumption natin ay umabot na sa more or less 2,400. Pero na full tank pa naman tayo, kaya siguro less than siguro 2,000 yung nagasto natin mula doon sa may Cavite papunta dito. Tapos dito kakanan tayo. Pag dire-diretso natin yung mga loads kay papuntang ano yan, MacArthur Park. Yung kung saan nag-landed si MacArthur, I shall return. Siya nga pala mga lodi, yung presyo ng gasolina nila dito sa may Tacloban, medyo mababa. 64 yung premium nila dito, medyo mababa kunti nung nagpagas tayo doon sa may Lucena. Kasi sa Lucena kasi 65 nung nagpagas tayo doon. Tapos nung dumating kami dito kagabi, nagpagas up kami, 64 point something lang yung premium nila, yung excess nila sa may Petron Gasoline Station. Kaya medyo mura. At naiwasan namin yung pag-gas sa bandang Samar. Kasi nadaanan namin sa may bandang Kalbayog yung gas nila doon, 75. May nakita ko doon, 75. Tumataginting na 75 yung presyo ng gasolina. Sige, patawirin natin yung mga pag-asa ng bayan. Mga bata, mga kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Diyan pala yung ayan pala yung kalsada papunta doon kina Richard Gomez. Si Mayor Richard Gomez na ngayon ay congressman na ng Leyte. So kakaliwa tayo papuntang Liloan, papuntang Bato. Hindi ko alam kung Southern Leyte o alam ko Southern Leyte.
tayo ulit sa Agas-Agas Bridge. So, ayun, ang ganda talaga na Agas-Agas Bridge, oh. Tapos, siyempre, papakita natin dito yung lalim. Ayun, no? Oh. Grabe ang lalim doon, no? So, papunta na kami ng bato ngayon. 49 kilometers mula dito sa Agas-Agas. Kaya medyo hahatawin namin para makakahapon pa kami. Boss, thank you. Good luck. Makakahabol pa kami sa Roro. Papuntang Ubay, Bohol. So, time check tayo ngayon, 9:08 ng umaga. Sir, good morning. Papuntang ano, sir? Ubay, Bohol. Oh, galing Manila. Sige, sir, thank you po. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So, yun, shout out sa mga bayani nating mga kapulisan. So, sila yung mga handang-handa magbuhis na kanilang buhay para mapanatili yung kapayapaan ng ating bayan. Kuya, saludo. Saludo ako sa inyo. Alright. So good, 4 kilometer, Maasin City, 76, Bato, 34. So, 34 kilometers mula dito. Pag dumidire-diretso tayo doon, mga Lodski, papuntang ano yun? Papuntang Liluan, papuntang San Ricardo. So, dito tayo, papuntang Bato, papuntang Maasin, Southern Leyte. Alright. Time check, 9:25 na umaga. Passer-bater kami nito sa Roro. Mga Lodski, ang ganda ng kasada dito papuntang Bato, Southern Leyte. Ayan, oh. Puro mga semento at ang kinis ng kasada dito. Maluwag pa. Tsaka wala masyadong mga dumadaan na mga malalaking truck. So, 17 kilometers away na lang tayo sa Bato Port. Sabi ni Waze, 10:04. Papaba, napababa siya. Sabi ni Waze, 10:04, nandoon na tayo sa may Bato Port. Pero, sige, tignan na lang natin. So, ayun, mga Lodski. Nandito na tayo sa bayan ng Bato. 9:58 ng umaga. So, hanapin pa natin yung port nila dito. Yung kung saan tayo makakuha ng ticket. So, yun, 10:01. Wala, Roro lang tayo. Asang Roro kini? Bayulit. Ay, sige sir, wala tulat lang sir ha, kay ga, kuha sa inyo yung ticket. Paghuman. Ha? Saglit lang ha. Ay. Basta lang, basta pinamudawan dito. Ha? Pinamudawan. Ang Roro? Basta lang ha. Paskat kaso, dili man sa, kuan sa taas? Ha? Delikado, dagko man. Boss, pwede pa sa ano, Roro? Sa dulo, sir. Ah, sa dulo. Ate, pwede pa sa ano, tulo ka motor? Tulo ka motor lang? Oo, tulo ka motor lang. Pwede pa sa dulo. Pwede pa, tawagan sa nyo muna.
A few moments later. So ngayon, maswerte kami na hindi kami nakasakay sa barko. So makain na lang kami dito sa may ano, tawag pa, ano restaurant ito? Stone Grill daw ito, Stone Grill. Kaya siguro siya tinatawag na Stone Grill kasi nandito kami sa Bato. Sa bayan ng Bato dito sa Leyte. Southern Leyte. Ginawang English. So, ayan. So, kakain muna kami. Yan yung restaurant dito. Ano, ang barko kasi alas 3 pa kaya dito muna kami. Magpapahangin muna kami dito. Tapos dyan sa unahan, andyan lang yung pier nila dito, yung Bato Port. Yan yung mga barko doon sa unahan. No? Tapos yung nakuha naming schedule ay alas 3 pa ng hapon. So agahan na namin mamaya, mga 2:30, nandun na kami. Baka maiwan na naman tayo. Hindi, kahit mga alas 2, punta tayo ron. Alauna daw sa mag-i-start eh. Oo, alas 2 tayo pumunta ron para mga sigurado. Kung mas maaga, pwede naman na. Mga 1:30. Hindi na sila makasubit po si Juan, no, kagabi. Kagabi, matagal. Pindot eh. So, ang pag-alis daw dito sa Bato Port ng alas 3 ng hapon, ang dating naman doon sa Ubay ay nasa mga 6 o'clock ng gabi daw. So, kaya pala may mga schedule na talaga sila, kaya naging on time yung alis ng barko dito kasi ang hinahabol doon sa Ubay, dapat daw naka-high tide yung dagat para makadaong yung barko doon sa mismong Ubay Port. Kaya, naiwan kami. So, kain muna kami dito. Sarap. Din siya? Oo. Mahal to sa amin. Sarap na. Nihaw, no? So, ayun, kumain kami mga Lodzki dito sa La Filomena. La Filomena Seafood Grill. So, ayun, busog na busog kami. At saka, bukod sa masarap mga Lodzki yung mga luto nila dito, ang mumura. Yung package na kinuha namin, worth of 1.5. Sobrang napakadami, hindi namin naubos. Tapos halo-halo na yung nakalagay doon, parang may apat na pirasong crabs, tapos parang 1/4 na hipon, tapos may mga iba-ibang klaseng mga scallops, tapos may limpo, may fried chicken, tapos may tuna na kilawin. So ang dami mga Lodzki. So hindi namin naubos, tapos may ano pa, fresh na melon o yung pakwan na juice. So sulit na sulit yung kinain namin. Dito lang yun, malapit dito sa may ano to, high school ng Bato yata to o elementary school ng Bato. So ngayon ang schedule ng Roro ay alas 3 ng hapon papuntang Ubay, Bohol. So 1:34 na pupunta kami, pupunta na kami doon sa may port dito sa may Bato para makakuha na kami ng ticket at hindi na kami maiiwan sa barko. Ngayon mga Lodzki, andito na tayo. Yan yung Bato Port. So di ko alam kung nandyan na ba yung barko para mamaya alas 3 or wala pa. Tapos dito tayo kukuha ng ticket. So marami din mga ano dito, mga ferry. Ito fast cut yata to, pero mahihirapan daw dyan isakay ang mga big bikes, kaya doon tayo sa Roro. Dito tayo kukuha para doon sa Roro para mamaya mga alas 3 ng hapon. So yung barko natin mga Lodzki ay yan,
middle yun. Tapos ito yung pamasahe ng mga passengers. Kung gusto nyo ng economy, 420. Kung gusto nyo ng aircon is 500 bawat pasahero. Yan. Meron sila mga schedule dito, pero minsan nag-a-adjust naman. So hindi ito, hindi to ano, hindi siya yan yung nasusunod ng schedule, kasi wala dito yung 3 o'clock ng hapon. Oh, ayun mga lodski. 2:47 ng hapon. Dito na tayo papasok sa Roro papuntang Bohol. Ayan. Yung isang barko mga lodski papunta din Bohol yan. Pero hindi makakapasok ang ano dyan. Hindi pwede ang mga motor dyan, lalo na mga big bike, mabibigat. Yun, welcome aboard. Welcome aboard. Yung tatlong mga lodski, galing din silang Maynila. Kahapon lang daw sila umalis. Tapos dinedire-diretso nila papunta dito. So, mga matitibay din. Tapos natutulog na lang daw sila sa Samar, sa may mga waiting sheets, sa mga kung saan sila pwede makapagpahinga. Kaya dire-diretso yung takbo nila. Lodski, 6:49 ng gabi. Palapas kami dito sa may Uy, akala ko pasa nga. Palapas kami dito sa ano, sa Roro. So ito yung port ng dito sa ano, tawag nito, sa Ubay, Bohol. Welcome to Ubay, Bohol. So sabi nga nila, kailangan daw muna magpapawashing. Yun. Bago daw kasi papasok ng probinsya ng Bohol mga lodski, may libreng car wash. Ayan, libreng car wash. Ayan oh, talagang basang-basa. Okay. So may palibreng car wash. So ayun mga lodski, mula dito sa may Ubay Port, bibiyahe kami papuntang Hagna. Dito sa may Bohol, 62 kilometers ang distance. Tapos 1 hour and 22 minutes sabi ni Google Map. So si John nagpapagas muna dito
at nagulat ako sa presyo ng gasolina dito. 70. So, yun. Medyo mataas yung presyo ng gasolina dito sa port, sa Petron, malapit sa may Ubay port. So, ayan yung mga fruits na, no? Ang dami. Tapos yun yung palingki ng Ubay. Ayan, no? So far, mga Lodski, ang ganda din ng kalsada dito sa Ubay papuntang Hagna. Ayan, no? Makinis na makinis. So, kaya din siguro maraming mga dumarayo dito kasi unang-una, yung kalsada nila magaganda at saka maluluwag. Sana tuloy-tuloy yung ganitong kalsada, mga Lodski. Sana tuloy-tuloy hanggang doon sa pupuntahan namin dyan sa may Hagna. Ayun! May pailaw-ilaw din pala sa dito sa kalsada nila. Ang galing, oh. Ang lakas ng ilaw nila dito sa kalsada. Kaya bulag na lang talaga ang hindi makakita. Galing naman. Kung napapansin ko, mga Lodski, parang halos lahat ng lugar dito na dadaanan ko, amoy ano, yung ulam. Tipong, alam mo yung ulam na ano, yung hindi lang nagluluto ng isang kaldero, isang kilo. Alam mo yung nagluluto ng maramihan. So, totoo yung sinasabi nila na dito sa Bohol, sa probinsya ng Bohol, ay maraming nagsiselebrate ng fiesta during Mayo. So, ayun, happy fiesta sa lugar nila dito. Anong lugar na ba to? Ayan, oh, totoo nga. Daming fiesta dito. May mga pa-decoration-decoration pa sila. Anong lugar na ba to? Wala akong mabasa eh. Wala akong mabasa. Ayun, happy fiesta na lang sa inyo. Hagna, Bohol. Ang ganda ng simbahan na dito. Pasayawin kaya natin. Shout out Andronico Roda, shout out Mercedito Abisia, shout out Kamote Vlog, shout out Jerome Abi, shout out Kanguso Moto Vlog.